Meron akong natutunan kay Del Boy's Garage at kay MC Garage tungkol sa brake disc. Okay. Ngayon, yung floating disc, ito sila. Meron silang mga bobbins. Okay. Ito yung nagkoconnecta dun sa carrier. Ito yung carrier, yung plate na yan. Itong carrier na to, siya yung nakakonekta dito sa hub, sa gulong, okay? So, yan yung carrier, bobbin, at ito yung mismong disc. Kung isipin nyo, parang hindi nakakonekta yung brake disc dun sa carrier. So, paano ngayon siya titigil? Yun ay dahil ang connection nila is itong mga bobbins na to. Now, so bakit may floating? Bakit may semi-floating? Okay, ano muna yung semi-floating? Ang semi-floating is yung kadalasang nakikita sa mga big bikes na kinakailangan ng mas mataas na braking performance. Semi-floating dahil yung kanyang bobbins ay medyo masikip. Ayan, masikip siya, wala kang maririnig na tunog, hindi siya gumagalaw. Ayan, masisikip yung kanilang mga bobbins, pero separate pa rin yung disc at saka yung carrier. So, semi-floating. Ang fully floating disc brakes, maluwag yung kanyang mga bobbins at maririnig mo parang kumakalog. Akala mo nga sira yung brake disc mo kasi kumakalog talaga at saka gumagalaw. Tapos may tunog yan. Okay. So, yung floating disc, ibig sabihin lang nun is separate yung disc from the carrier. Meron siyang mga agwat, oh, you know. Ayan, meron siyang distance, meron siyang mga gap. Kaya siya merong ganun para yung brake disc is allowed to move lateral or fore and aft during heavy braking force. Ngayon, ginawa nila to kasi during heavy braking, kapag yan ay solid yung disc brake, na merong tendency na yung dahil solid yung disc, pwede niyang ma-misalign yung brake pads under heavy braking. Let's say, nagkaroon ng warping or nag-overheat yung mga brakes, yung brake disc, or merong binding or merong brake drag. Kung ano man yung vibration na magagawa ng brake disc, matatransfer yun sa brake pads, sa brake calipers, sa buong braking system. That's bad. Sa racing, ginagamit ang fully floating brake disc dahil kumbaga sa racing dun mararanasan ng braking system yung the highest amount of forces, braking force, friction, heat, lahat na nandoon na. So kinakailangan talagang gagalaw, pwedeng gumalaw yung brake disc in relation to the brake pads under really heavy braking. Ngayon, for the streets naman, sa street riding, katulad sa mga street bikes na ganito, na big bikes, semi-floating is enough. It gives you enough gap, yan, distances, para may tolerance. Yung brake disc, para under heavy braking on the street, kung may tendency na gumalaw yung brake disc, pwede siyang gumalaw dun sa mga gap na yun dahil yung bobbins niya, iaalaw niya yun. Okay. Bakit may mga motor na walang floating brake disc? Eh dahil hindi nila kailangan. Lalo na let's say na mga maliliit na motor na hindi naman high powered, so it means to say hindi nila kinakailangan ng greater braking force. Let's say magagaang motor na hindi kinakailangan, na kapag magaan ang motor, maliit lang yung momentum niya, so hindi kinakailangan ng mas matinding braking pressure para lang tumigil. So there's no tendency for the brake disc to warp, overheat, or move. Kaya hindi na kinakailangan ng floating or semi-floating disc brakes. Okay. Now, natutunan ko kay Del Boy's Garage tsaka kay MC Garage na meron palang problema minsan na itong mga bobbins na to, kita nyo, may mga gap yan dito sa gitna, doon. Yan ay pwedeng maging madumi over the time dahil naka-expose yan sa brake dust under heavy braking or brake, yung usual braking, yung brake dust ng brake pad o tsaka yung brake dust ng brake disc, pwedeng maipon doon sa mga gilid-gilid na yun.
And over the time, pag naipon yung sa gilid-gilid dun, sa loob-loob, kasingit-singitan ng mga bobbins na yan, hindi na makakagalaw yung brake disc. So, mawawalan ng function yung pagiging floating niya or semi-floating. Kailangan nating linisin yun. Okay. Para malinis mo daw yun, kailangan natin ng brake cleaner. I-sprayan natin yan para matanggal yung dumi. Pero, merong technique. Nakakambal yun. Hindi kaya ng spray ng brake cleaner lang. Okay. So, wala akong brake cleaner ngayon. Hindi ko may de-demo sa inyo. Pero pwede kong i-demo sa inyo yung the best part. Humanap kayo ng bolt na kakasya sa butas ng bobbins. In this case, I have kung anumang bolt ito. This is kung anuman to. Basta kung anong bolt to. Hanapin nyo rin yung kanyang nut. So, bolt and nut. Ipapasok natin dito sa bobbin. Pwede kayong gumamit ng front stand para dito, para pwede nyo iikot yung gulong. Pwede rin namang hindi. Okay lang. Pagpasok nyo ng bolt dun sa bobbin, kakabit nyo lang yung nut sa kabila. Pili tayo ng bobbin na hindi katapat yan. Okay, ito. Wow, nahulog pa. Okay. So, ikakabit nyo lang dito. Ha-hand tight nyo lang. Ayan. Pag na-hand tight niya, kailangan nyo yung wrench para paikutin to. So, this is my T-wrench. Pasok siya dito sa bolt. Iikot ko siya. Pag inikot ko siya, ibahin natin yung angulo ng camera. Kung makikita nyo, pag inikot ko to, di ba may nut sa kabila? Pag inikot ko to, sumasama yung bobbin. Yan. Habang iniikot ko to at habang umiikot yung bobbin, dun ngayon ako mag-spray ng brake cleaner dito sa gap na to para pag-ikot ng bobbin, matutulungang maalis yung mga brake dust at kung ano mga dumi sa loob. Ang kagandahan nito, mapapaluwag pa yung movement ng bobbin. So, hindi na siya ngayon magbabinding sa brake disc. Now, this is very safe to do. Ngayon, hindi ko naman hinihigpitan yung nasa nut, di ba? Huwag niyong hihigpitan yung nut kasi makukompress yung bobbin. Baka masira nyo pa. Ang ano lang dyan is, pag naghigpit na yung nut sa kabila, sasama na yung bobbin sa pag-ikot. Hindi ko i-mark to para alam ko dito ako nagsimula. At ngayon, gagawin ko yung iba. Dito naman next, then dito next, dito next, and then if you have double disc brakes, you do the other side. That is it! Ayan. So, hopefully, dahil sa simpleng bolt and nut, saka yung wrench and brake cleaner, magawa nyo ng simpleng maintenance lang yung inyong mga brake system, but very effective. Napakalaki ng tulong na may bibigay niyan para laging ma-optimize ninyo at ma-maximize ninyo ang performance ng inyong front brake system. Alright, I will see you on the next video. Nasaan ba yung camera ito? I will see you on the next video dito sa American Auto. Ang nga pala, kung nakakabit itong bolt saka nut sa brake disc, eh huwag nyong paiikutin yung gulong. Baka mamaya, patay kayo, boom! May kakalampag dyan. Don't ask me how I know.